Okay, good morning ulit. Good morning, sir. This is a continuation of our module 3, all right? And this will cover industrial hygiene and chemical safety. Ano nga ba itong industrial hygiene and chemical safety? So, ang objective ng ating session dapat at the end of this session ay maipaliwanag natin yung mga prinsipyo ng industrial hygiene. At dapat kaya na nating ma-identify ang mga health hazards dyan sa ating workplace, sa office. And also, dapat kaya na nating i-apply yung mga practical measures sa safe handling and storage ng chemicals. Although konti lang naman yung sa atin, mostly cleaning materials, nevertheless ay kailangan matutunan pa rin natin yung safe handling. And lastly, ay ma-discuss natin ang kahalagahan ng workplace chemical safety program. Okay? So what is industrial hygiene? Ano nga ba ang industrial hygiene? Ito ay pinagsamang science and art devoted to una, anticipation at recognition. Okay? So yan yung identification portion. Pangalawa, evaluation. So pangatlo ay ang control, okay, ng environmental factors or stresses na lumilitaw, no, sa ating mga workplace na maaaring magdulot ng sakit, impaired health and well-being, or significant discomfort. Hindi ka makpakali or parang hindi ka ano komportable, no, among workers or among citizens of the community. Ano nga ba ang mga health hazards? Any conditions sa workplace maaaring magdulot ng, gaya ng nabanggit kanina, significant discomfort and impair the health of employees or workers. So ang example natin dyan, mga chemical, physical, biological, at maging ang ergonomics. Okay? So didiscuss natin lahat dyan isa-isa. So ano nga ba ang health hazards classification? Ulitin natin, may chemical health hazards, may physical health hazards, may biological health hazards, at meron ding ergonomic hazard. Yan ay sa workplace pa lang, no? At maaaring yung iba dyan available din sa inyong tahanan, okay? Pero ang focus natin more of sa ating workplace. Ano ang chemical hazards and how do chemicals become hazardous? Paano ba ito nagiging mapanganib sa kalusugan natin, no, ng mga employees? Ano ang sagot? Kung ang chemical hazards ay maging airborne, yan, at hindi lang basta airborne, excessive concentration, labis-labis or sobra-sobra, no, ang content doon sa hangin, ano yung mga yan, posibleng maging cause ng nagko-cause ng chemical hazards: mists, vapors, gases, dusts, at mga fumes. Okay? So yan ang nature or forms of exposure to chemical hazards. So kapag napansin niyo yung mga ganyan, mists, vapors, gas, dust, fumes, normally yung iba dyan naaamoy, yung iba hindi, okay? Ay pansinin na agad natin. Baka may dala itong chemical hazard. So ano-ano ba yung mga nature or form na yan at ang sample ng chemical hazards? Ang mga organic solvents, yan ay nagdudulot ng or nagki-create ng vapor. Ang mga acids or bases, yan naman in the form of mists. Ang mga dust or particulates, yan ay normally powder or fibers.
ang mga heavy metal nagdudulot yan or nagiging fumes. Example niyan sa ano, sa welding, no? Ang mga gases or in the form of syempre gas. Okay? So malinaw? Yes, sir. So yan ang papansin niyo, ha, vapor, mist, powder, fibers, fumes, gas. Minsan yung ano eh, yung kisame natin kapag halimbawa ay yung iba sa katagalan nadudurog na, nagiging powder or fiber, ba? Ang acids naman or bases, yan, nagki-create yan ng mga mists. Okay? So ito ang physical hazards naman. Ano-ano ang example? Noise, vibration, illumination, temperature, pressure, or even radiation. So ano ba yung noise? Physical hazard. Paano ito or kailan ito nagiging hazard? Kapag ito ay unwanted, hindi natin gusto, no? And excessive, sobrang lakas. Yan. Form of vibration conducted sa pamamagitan ng solids, liquids, or gases. Di ba ang vibration, nagkikreate yan ng sound. Pero kung sobra at hindi natin gusto yung sound, diba? Yan ay considered physical hazard. Ito ang susundin natin na rule, no? Arm's length rule. Kung ang dalawang tao na hindi naman mahina ang pandinig, okay? At kailangan nilang lakasan ang kanilang boses or kailangan nilang sumigaw para lang madinig or magkarinigan sa distansya na less than an arm's length, okay? So, kumbaga dapat kung abot mo, no, yung kaharap mo, eh, tapos kailangan mong sumigaw or kailangan mong lakasan ng boses mo, maaaring ang sound level sa paligid ninyo ay potentially hazardous. Ibig sabihin, maingay kasi sa paligid ninyo. Kaya kailangan nyo minsan sumigaw or lakasan ng boses. Example, sa mga airport, no, kung nandun ka sa labas, yung ingay na nage-generate ng makina, ng aeroplano, diba napakalakas. No? So kung nag-uusap kayo doon, hindi kayo magkarinigan, kailangan nyo pang sumigaw. Okay? O kaya diyan, sa tabi natin, merong nag-drill, nag-demolish ng building. So kapag umandar yung jackhammer nila, eh talagang napaka-ingay. No? So kung nasa labas kayo, minsan, kailangan nyo pang ilakas ang boses ninyo o kailangan nyo pang sumigaw para magkarinigan. Okay? Ibig sabihin nun, na-expose kayo sa noise hazard. Okay? And that is considered physical hazard. Ano pa? Ayan, vibration, transmission of mechanical energy from sources of oscillation. Okay? So oscillation or yung panginginig, vibration din yun. Okay? So low frequency or whole body kapag ka, let's say gumamit kayo ng forklifts, vehicles, vibrating platforms, and the likes, okay? Nag-generate yan ng low frequency or whole body. Samantala, ang high frequency or segmental, portions lang, no? Example niyan ay ang paggamit ng hand-driven power tools tulad ng chainsaw, portable grinder, maging yung polisher, no? Sa atin, applicable siguro is yung vacuum cleaner, pero hindi naman ganun kalakas ang vibration nun. Maingay lang yun. No? So, ang vibration kasi is another form of physical hazard. Alright? Pangatlo ay ang illumination, liwanag. No? It's the measure of stream of light falling on a surface. Ano ang natural source ng light? Siyempre, yung ating araw. No? Ang artificial, yung mga ilaw. Okay? And example of types of workplace lighting, general lighting, pang buong room. Okay? And
Yung isa pa ay local or localized lighting. Yan yung dedicated sa table mo lang na ilaw, right? Tulad ng mga lampshade. So we have general lighting, we have local lighting. Pansinin niyo yung general lighting. Ang ganda, ang liwanag ng kanilang room. Or yung iba, mga training center. No? Kailangan talaga ay maliwanag. Another form of physical hazard is the extreme temperature. And the factors affecting heat exposure are, una, thermal factor, no? So ano yung temperature, ano ang humidity doon sa room? Physical workload, light ba, moderate, heavy, and very heavy? And ang work rest regimen, okay? Example naman ng biological hazard, number one, microbiological. Ito yung bacteria, virus, molds, fungi, and protozoa. Okay? Sample screen yun, mga virus. Yung COVID na yan, okay? Influenza, right? And another sample of biological hazards ay ang macro naman. So micro is maliliit. Macro, medyo malalaki, of course. Like insects, parasites, plants, and animals. Yan kasi nakikita mo. Yung micro, karamihan yan, hindi mo talaga nakikita unless gagamitan mo ng microscope. Okay? So yan ang mga biological hazards na maaring makuha sa ating workplace. Paano ba tayo na-expose or nagkakaroon yung mga chemical and biological hazards? Ito ay maaring pumasok sa ating katawan sa pamamagitan ng ingestion, whether uminom tayo or kumain tayo. No? So yung ininom natin or yung kinain natin ay mayroong biological hazard like kinabanggit kanina, bacteria, virus, fungi, molds, etc. Alright? Kumbaga, contaminated yung ating ininom or kinain. Paano pa sa pamamagitan ng inhalation na hinga natin, no? Dahil yung hangin ay mayroong mga airborne biological hazards. Kaya nga sinasabi, ang COVID daw ay airborne, kaya tayo nagsusuot ng face mask para hindi natin ma-inhale. And also, another route or route, no, of exposure sa chemical and biological hazard is skin contact. Yung mga chemicals na yan, nadikit sa ating balat, nagkaroon ng reaction, allergic pala tayo, okay? O kaya ay talagang malakas yung chemical. So, pwedeng magkaroon tayo ng rashes, nasunog yung ating skin, etc. Lalo na ba mga acids, no? Yung doon tayo na expose. So these are the sample routes of exposure ng chemical and biological hazards. Ano naman yung ergonomic hazards? Ito ang very applicable sa atin, right? Sa opisina. Ito ang ergonomics ay ang process of designing or arranging workplaces, products, and systems so that they fit the people who use them. Yun pala yung ergonomics. Ito yung proseso ng pagdidisenyo or pag-aayos ng ating workplace, ng products at ng mga systems na ginagamit natin para ito ay mag-fit sa atin. Right? So, fit the task to the person. Ano ang examples ng ergonomic hazard? Improperly designed tools or work areas. Repetitive and awkward movements. Ba, yung mga nagbubuhat. Repetitive yun. Ang daming bubuhatin na boxes. So paulit-ulit ang movement na yan. Buhat, lipat, buhat, lipat. Poor posture. Ayan. Kapag nakaupo ay balok. Ang likod o kaya ay sa pagbubuhat, poor posture, no? So yung nasa kanan dito sa picture, incorrect kasi ang gagamitin mong puwersa ay ang likod mo.
Samantalang yung nasa kaliwa, ayan, nakaupo bago magbubuhat dahil yung strength ng legs ang bubuhat doon sa bigat ng bubuhatin. And makikita ninyo yung position niya, straight ang kanyang back. Pag hindi katulad nung nasa kanan, nakabaluktot. Yan ang poor posture. So sana sa susunod nating mga gagawing pagbubuhat ng mga boxes, ayan, sundin natin yung proper posture. Frequent and improper lifting or reaching, forceful motion, yan, kasama yan sa pagbubuhat dahil mabigat, kailangan mong puwersahin, no? At maaring magdulot ng sakit sa likod. Yan. Poor visual conditions, malabo, madilim dun sa lugar, no? Yan ay ergonomic hazard example. So, to summarize, ang mga health hazards ay physical, galing sa noise, vibration, radiation, inadequate illumination, at temperature extremes. Pag sinabing temperature extreme, sobrang lamig, sobrang init. Okay? Chemical health hazards naman ay ang mga dusts, gases, vapors, fumes, and mist. So sa mga photocopier, sa ating mga printer, laser printer, maaaring mayroong mga toner or ink dusts, no, na maglumabas doon sa printer copier at maaaring masinghot natin, magdudulot din yan ng health hazard. Ang biological galing sa or samples are viruses, bacteria, fungi, parasites, insects, etc. So yan yung micro biological and macro biological. And ang ergonomic, exhaustive physical exertions, nakakapagod at yung sobrang pagbubuhat, ha? Excessive standing, naku, matagal na nakatayo. Kaya ang mga sales lady, di ba? Laging nakatayo lang sila. Maghapon habang sila ay naka-duty or guardia. Yan ay part ng ergonomic health hazard. Improper motions, lifting heavy load, job monotony, workplace stress, and the likes or similar to those that were mentioned. Okay? Malinaw? So physical, chemical, biological, and ergonomic. Yan ang ating mga health hazards. Paano naman ina-identify itong mga hazards na ito? Una, ang gagawin natin, walk-through survey. So tingnan na natin yung ating office, okay? Ocular inspection. Para makita natin, ma-identify natin ano ang possible physical, chemical, biological, or ergonomic hazard. Sa table nyo, sa rooms, sa CR, di ba? Sa conference room, etc. So papansinin na natin ngayon yan. Review of processes involved, gathering workers' complaints. Naku, meron bang pagka pumasok sa opisina ay laging bumabahing, laging nahihirapan huminga? Pag wala sa office, okay lang. So baka merong health hazard or physical hazard, no, na na-expose yung worker or employee. Knowing the raw materials used, products, and byproducts. So yung ating mga ginagamit yan, ha? Alcohol, pang-spray, ano ang contents niya ang mga yan. No? Ang globally harmonized system labels, kailangan ay mapansin na rin natin, pictograms and safety data sheet. Alright? Ano ba yung label na nabanggit kanina? No? Ang appropriate group of written, printed, or graphic information, elements concerning a hazardous product that are affixed to, printed on, or attached to the immediate container of a hazardous product, or the outside packaging of a hazardous product. So papansinin pala natin yung label na yan, no, na nakalagay, naka-affix, nakadikit
doon sa container sa labas man noong product na gagamitin natin, no? So titingnan natin 'yan. Example, ito ang components or parts of a GHS compliant label. Dapat may product identifier. Dapat meron ding signal word, 'yan, danger, no? Meron din dapat hazard statement, toxic if ingested. At dapat merong precautionary statements. So, wash hands thoroughly after handling. Okay? So, tatandaan natin yung mga precautionary statements na yan. Keep container tightly closed when not in use kasi baka sumingaw, right? Lalo na ammonia. Very dangerous. Kung matatandaan nyo ulit, yan ang naging cause ng pagsabog doon sa Lebanon at saka yung dyan sa Novaliches, no? Gawaan ng ice. And supplier information, dapat nandyan din, no? Sino ang gumawa, nag-manufacture nitong product na ito. And dapat meron ding pictograms para mas madaling ma-identify agad kung yan ay hazardous material, no? So danger yung skeleton, no, yung bungo, ibig sabihin ay poisonous siya, no, may cause fire, ayun, at saka chemical risk. All right, ito yung mga GHS pictogram. So at least magkaroon tayo ng idea ano ang ibig sabihin ng mga yan, no? So yung isa ay explosives, kaya sa pictogram ay sumabog. Ang isa ay, yung susunod sa baba, ay gases under pressure. Okay? So halimbawa ay yung ating mga butane na portable, ayan, gases under pressure yan. And next is a picture ng tao, tapos may 6 stars, 6.6 star na 6, yun basta yun. Ano ibig sabihin niyan? Carcinogen yung product, may cause cancer. Respiratory sensitizer, reproductive toxicity, nako. Baka hindi ka na magkaanak diyan, ha? Target organ toxicity, mutagenicity and aspiration hazard. Aspiration, so may kinalaman sa respiration yata 'yon. All right. Pag-apoy ang pictogram, flammable, self-reactive. Hindi kailangan ng ano external, no, na influence. Self-heating, yun, pyrophoric, emits flammable gas, organic peroxides, aerosols, desensitized explosives. So delikado pala yan, ha. At kapag ginabanggit kanina na bungo at buto, X, yan ay toxic material, acute toxicity. Exclamation point, normally warning yan, irritant, dermal sensitizer, acute toxicity, specific target organ of toxicity, and hazardous to ozone layer. At another one na parang nag-aapoy pero may bilog, yan ay oxidizers. Yung may test tube ba yun na tumutulo, yan ay corrosive to metals, skin corrosion, serious eye damage. So kapag napansin nyo yan, mag-iingat kayo sa pag-handle. Ha? And yung isa naman, may isda na namatay, aquatic toxicity and acute or chronic. Okay, so lason sa aquatic animals. No? Hindi lang naman isda yung nandun. Okay, so at least ngayon, nakita nyo itong GHS pictograms. Ano yung GHS? Yan ay globally harmonized system. Ibig sabihin, ano yan? International, no? Yan ay accepted worldwide. Standard pictograms na ginagamit sa buong mundo na may kinalaman sa paglilabel ng mga hazardous materials. Ano naman yung SDS? SDS is Safety Data Sheet. Ito ay summary ng mga mahalagang health, safety, and toxicological information on the chemical or the mixture ingredients. Example ay nandyan sa inyong screen, right?
So identification ng substance or mixture, hazardous identification, composition, ano ba ang laman yan, and first aid measure in case na ma-expose, and lastly, firefighting measures. Ano ba ang dapat gamitin ng mga fire extinguishers or special hazards arising from the substance or mixture and advice for firefighters. Okay? Ano ang contents ng SDS? Ayun. One, identification of the chemicals. Two, hazards identification. Three, composition information on ingredients. Four, first aid measures. Five, firefighting measures. Six, accidental release measures. Seven, handling and storage. Eight, exposure control and personal protection. Nine, physical and chemical properties. 10, stability and reactivity. 11, toxicological information. 12, ecological information. 13, disposal considerations. 14, transport information. 15, regulatory information. And 16, other information. Napakarami palang detalye ang makikita natin sa safety data sheet. Kaya para mas lalo nating maintindihan paano, no, i-handle yung mga materials na yan. Okay? According to DOLE Department Order Number 136-14, guidelines for the implementation of the globally harmonized system in chemical safety program in the workplace, sa Section 1, this guideline shall apply to all workplaces engaged in the manufacture, use, storage of industrial chemicals in the private sector, including their supply chain. So baka kasi may naibebenta tayong ganitong materials or gumagamit tayo ng ganitong materials, dapat ay sundin natin yung guidelines ng pag-i-implement ng GHS, no, sa chemical safety program sa workplace natin. All right? And Section 2, this guideline aims to protect workers and properties from the hazard of chemicals and to prevent or reduce the incidence of chemically induced accidents, illnesses, and injuries, and death, okay? Which is the result in the use of chemicals at work. So yan ang layunin nitong department order na to, no? Maingatan ang mga workers, maging ang mga properties, okay? Ano naman itong work environment measurement, no? Under the rule 1077 ng Occupational Safety and Health Standards. Ang WEM or work environment measurement shall mean sampling and analysis carried out in respect of the atmospheric working environment and other fundamental elements of working environment for the purpose of determining actual conditions therein. Yan. Mahirap talaga pag English, no? Ano lang ibig sabihin niya? Dapat sampulan mo, ah, yung work environment mo. Mamaya babanggitin natin ano-ano yung mga yun, no, na may kinalaman sa atmospheric working environment. So yung hangin sa paligid, baka may mga chemicals na kasama. So susukatin yun. Kaya merong work environment measurement. Ano pa? Other fundamental elements. Temperature, humidity, yung mga ganon, no? Sa ating kapaligiran habang tayo ay nagtatrabaho, no? Para malaman ano yung actual conditions natin. Diba? So talagang ang objective, maingatan pa rin ang employees or workers. Ano yung purpose? Ma-determine gaano ang magnitude ng harmful environmental agents, okay? Periodically check ang environment sa pamamagitan ng measurement. Predict harmfulness. So para malaman natin baka harmful na yung ating hinihiga, no? Yung hangin sa ating paligid, no? Or kung bagong facility yan, bagong gawa, nagpintura, kung ano-anong chemicals ang in-spray sa loob, yan, mga raw materials, production processes, maging ang working methods, ayan, ma-predict, okay? Monitor din ang workers' exposure to harmful substances. Baka matagal na yan, ha?
na ganyan ang situation, tapos araw-araw tayong na i-expose, okay? So to evaluate the effectiveness of environmental control measures, gumagana ba yung ating inilagay na mga environmental control measures na inadapt natin para ma-improve yung workplace? Halimbawa, sa atin, naglagay tayo ng mga air purifier, ba? Bagong-bago yan. And to maintain favorable environment conditions. So para naman maganda, no? Kaaya-aya yung ating environment. Masarap magtrabaho, di ba? Evaluation of results of WEM. Ang resulta ng measurement, i-evaluate para malaman kung ito ay nagre-represent ng actual health hazards. Ano? Ang resulta, i-compare sa mga accepted standards of maximum allowable concentrations or levels na prescribed by OSHS or Occupational Safety and Health Standards, no? Ng DOLE or ng American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Yung threshold limit values at ang biological exposure index. So i-compare dyan yung result na nakuha doon sa work environment measure at gayon din sa iba pang references, okay? Ano naman ang hierarchy of controls? Yan. From the most important to the least important, no? Yan yung hierarchy. So baliktad ng pyramid, okay? Baliktad ng triangle. Ang pinakamahalaga yung nasa taas, yung tinatawag nating engineering controls elimination. So yan yung pinaka-effective, most effective. Bakit? Kasi sa engineering controls, ang purpose mo dyan, physically remove the hazard. So kung may hazard, alisin mo. Diba? So yun lang ang most effective. Di tanggalin mo yung hazard. Eh pag hindi pwedeng alisin yung hazard, kasi kailangan, like yung mga equipment, diba? Eh paano ka gagawa kung wala yung mga equipment na yan, yung mga machine na yan? So lalagyan mo ng substitution, palitan. Baka pwedeng palitan ng hindi hazardous yung ginagamit mo, okay? Susunod, hindi pa rin na pwedeng palitan eh, hindi pwedeng alisin, hindi pwedeng palitan. Yun lang talaga eh. So another hierarchy of control is ventilation, modification, isolation or containment, no? To provide adequate ventilation, modify the process or procedure, i-isolate mo yung tao dun sa hazard, or to provide enclosure dun sa hazard. So yung either yung tao ang i-isolate mo or yung hazard ang i-isolate mo. Lagyan mo ng enclosure. Another level of control, kung hindi pa rin pwede, yung mga nabanggit na others, is administrative control. Ano yan? Ito ay mag-issue ka ng necessary occupational safety and health policies or issuances, no? Second, work scheduling. Alternate, halimbawa, para hindi sabay-sabay na napakaraming tao at mag-cause ng accident, no? Training and education. Hindi pwedeng alisin eh. Hindi pwedeng palitan. Turuan mo. Okay? Yung operator. Paano gagamitin ng ligtas, okay, yung equipment. And emergency preparedness. Just in case magkaroon ng accident, kailangan meron tayong emergency preparedness. And ang pinakahuli and the least effective is to protect the worker with PPE, personal protective equipment. Ano yan? Like sa atin ay face mask and face shield. Kasi hindi natin pwedeng alisin yung hazard. Ano yung hazard? COVID-19 virus. Hindi naman natin nakikita yan eh. Hindi naman din natin pwedeng palitan, substitute ang COVID-19 virus ng ibang virus, di ba? So, ang pinaka pwede natin gawin, protect the worker with PPE, which is the last line of defense. Alright? So, kaya importante na lagi tayong nakasuot ng face mask sa loob ng opisina.
Alright, naintindihan nyo? Yes, sir. Safe handling of hazardous chemicals. So, carefully read the ingredient list of any product or chemical you use. Lalo na, first time natin gagamitin, ha? Basahin natin yung ingredient list ng product, no? Or nung chemical na gagamitin natin, lalo na yung mga pang-spray, di ba? Pang-punas, etc. Number two, purchase and use of proper personal protective equipment like gloves or goggles para maingatan yung kamay at yung ating mata. Okay? Mas maganda kung face shield din, no? Para kung may tumalsik, maingatan yung ating buong mukha. Be aware of the hazardous materials you come in contact with. So ito ngayon, dahil naka-attend tayo ng ganitong training or seminar, dapat ay lagi na tayong aware, no? Tinitignan na natin yung mga materials kung hazardous or hindi, no? Na mahahawakan natin, okay? Follow safe procedures when you handle hazardous material. Kaya titignan muna natin yung ingredient list. Tapos, di ba yung safety data sheet na nabanggit ko kanina, paano i-handle yung material na yan, okay? So, alam natin kung ano ang gagawin. Number five, handle, store, and get rid. Alisin na ang hazardous materials safely and according to approved procedures. So, ano yun? Halimbawa, itatapon. So, dapat nakahiwalay siya doon sa biodegradable, nabubulok at di nabubulok, di ba? Kung meron tayong waste segregation, may nakahiwalay pa, pangatlo, toxic materials. Okay, doon natin ilalagay yung mga hazardous materials. Alright? And don't mix or combine hazardous materials unless you know you can do so safely. Kasi lalo na kung chemicals yan, di ba? Pag pinag-combine natin, minsan may mga reactions, no? Eh kung hindi natin kabisado, pinagsama natin ang dalawang hazardous materials, sumabog. Kasi hindi natin alam, ganun pala yung mangyayari. So, huwag na huwag nating paghahaluin or i-combine yung mga hazardous materials. Kahit mag-e-experiment lang kayo, susubukan ninyo, huwag na huwag ninyong gagawin, lalo na dyan sa opisina. Or it could cause fire, di ba? So, mag-ingat tayo. Number seven, transferring flammable liquids like gasoline from one container to another can make static electricity that could ignite the fume. So, kaya kung mapapansin ninyo yung mga delivery truck, no, ng mga fuels, meron silang nakalawit na bakal, okay? Para maiwasan yung pag create ng static electricity kasi habang umaandar sila yung fuel sa loob ng container, 'di ba, gumagalaw 'yon, no? So nagkakaroon ng friction. It can generate static electricity. Pwedeng mag-ignite yung fumes, no? Kaya meron silang mga bakal para connected to earth ground, no? And ma-discharge yung mga static electricity na 'yan. Number eight, always carry chemicals in approved containers. Huwag niyong basta-basta nilalagay kung saan-saan, no? Ibubuhos niyo sa styrofoam, sa plastic, tapos natunaw yung mga yon kasi hindi niya kaya yung properties ng chemicals. So, always carry chemicals in approved containers. And number nine, always wash your hands after using any unsafe material. Sabunin ninyo ng husto, kuskusin ninyo, and banlawan ninyo ang inyong kamay, okay? Baka mamaya hindi niyo napansin tapos kumain kayo na ingest ninyo yung unsafe material. What do we need to know about the hazards of chemicals? Yung degree of exposure, gaano kalala yung exposure natin sa health hazards. So it depends on intensity, gaano katindi, frequency, gaano kadalas, and duration, gaano katagal yung ating exposure. Nature of exposure, toxicity, and concentration kung ito ay chemicals. And individual susceptibility of worker. Kasi depende sa tao minsan, di ba? Kaya nga minsan pag may na-expose sa COVID, yung iba matindi ang reaction.
Yung iba naman, parang wala lang yung tinatawag nila na asymptomatic. So that is because of the individual susceptibility. Yung iba, na-expose sa chemical, wala lang. Yung iba, konti lang, hinihika na. Yun. Kasi meron pala siyang comorbidity. No? Allergic pala siya doon sa material. Yung isa, hindi naman siya allergic. Kaya merong tinatawag na individual susceptibility. So to review, what are the different health hazards and how are they identified? Okay? And what is the program that should be in place to prevent or minimize exposure of workers from the chemicals? And what does the company need to comply with DOLE Department Order 136-14? Okay? So yan ang dapat ma-identify ninyo, no? Sagutin ninyo yung mga review questions na iyan. So again, our clear points. Ano ang industrial hygiene? It is the science and art devoted to the identification, ano yun, anticipation and recognition, evaluation, and control of hazards. And sino naman yung, ano naman ang gampanin ng safety officer? Has the role to conduct identification of the different health hazards as part of the risk assessment process. The potential health hazards identified should be evaluated and controlled. Okay, so si Miss Safety Officer, ito yung gagawin natin, ha? And the workplace chemical safety program is important to prevent the damage to property, environment, and to human lives. So yung ating mga chemical products, items na nandyan sa office, dapat ay pagsamasamahin sa isang storage area na pwedeng ilock, okay? And only authorized personnel are allowed access. Kaya hindi pwedeng basta kung sino-sino. So kung may kailangan, kailangan namin ng alcohol, kailangan namin ng pang-spray, deodorant, or kung ano man na nandyan, magpapaalam sa custodian, no, na i-assign para dyan sa ating workplace chemical safety program. And chemicals should be properly labeled. So wag nating i-store kung walang labeling. Lagyan muna natin ng label kung anong material yon, no? It should be labeled, handled, used, and stored. All right? Safety data sheet or SDS gives the information on the health effects due to exposure to chemicals. So again, lahat tayo pwedeng maging occupational safety and health champions. So lahat, be an OSH champion. Thank you. At tapos na yung ating module 3. So bukas naman ang module 4. All right? Thank you. May question kayo? Wala po, sir. Kayo, may question kayo? So yung mga chemicals natin, pag tingnan nyo dyan sa room, sa baba and sa 10th floor, kung dapat pagsama-sama, hindi lahat naka-expose, no? Baka mapansin tayo dyan, masita tayo kapag nag-inspect ulit ang DOLE. Alright? So, tapos mag-identify kayo ng pwedeng stock room. I think dyan sa 5th floor, yung sa baba, yung sa pantry, no? Pinakalababo, baka pwedeng doon ilagay. Kasi may cabinet sa baba. Alright? At kung pwedeng lagyan ng lock, para yung authorized person lang ang pwedeng kumuha ng items. Yes, okay? Okay po, sir. Thank you. Bye-bye. Bye, sir. Thank you po.